Papabit natin ngayon tong bago natin gulong kay ADV. Itong beast tire na X3M. Stock size siya, 130 by 70 by 13. Tapos yung pangarap natin is 110 by 80 by 14. Palitin na kasi itong dalawa, itong both harap tsaka likod. Yung una kong pinalitan dito pala is yung likod lang. Tapos stock din yung pinalit ko. Around 10,000 kilometers yun ang pinalitan ko. Tapos yung harap, ngayon ko palang siya papalitan, nasa 20,000 kilometers plus na si ADV. Naupod na rin yung harap, or hindi pa naman siya upod, pero ano na siya, parang alun-alun na yung itsura niya. Kaya papalitan ko na talaga siya. Sa Shopee ko pala nabili itong beast na X3M na gulong na to. Around nasa 1.8 plus. So ito yung pinakamura ko nakita. Iba kasi 2,000 yung presyo. So mas mura pa siya sa stock kung i-compare natin yung presyo niya doon sa nabilhan ko nitong gulong na to. Lagyan ko na yung link sa description or sa comment section para kung gusto niyo magpalit ng ganitong gulong. Marami namang sizes, hindi lang pang ADV, pwedeng sa ibang motor din. Punta muna tayo doon sa may pakabitan ng gulong, tapos pakabit natin tong beast X3M natin. Ganoon ako nagpakabit dati nung stock pa yung pinalit ko sa likod. Ito yung pangarap natin, yan. Iba yung thread pattern. Ay iba sila. 1, 2, 3, 4. Ito, 1, 2, 3, tapos meron sa gilid. Ito, isang bulang yung gilid. Sakto rin pala yung palit natin kasi ano. Nung nag-ride kami ng Holy Week, napa ako. Yan, manipis na siya. Apo, ano po? Naka 10,000 naman po yung itinagal niya. Mahirap din sir pag mahaba yung pako. Oo nga po. Kasi pwedeng ma-damage po yung ano na, mags. May cycle seal, hindi nakasira ng mags. Ano, okay na yung gulong natin, 150 pesos each ang singil ni tatay sa kabit ng gulong. Bali 300 yung binayad natin. Iwi muna ako tapos kabit natin to kay ADV. Front and rear na bago na yung gulong natin. Tapos pakita ko sa inyo yung specs ng gulong. Ito na yung beast tire natin. Ito yung pang front natin. 110 by 80 by 14 MC. Load range C, max load 243 kilograms. 41 PSI cold. Tubeless. Nylon. Ito hindi ko sigurado kung soft compound or medium compound or hard compound. Pero tingin ko parang ano eh. Medyo nasa gitna siya ng medium at hard. Medyo matigas pero yung pag-inanyan mo. Parang alam mo na makapit eh. Iba yung texture niya. Brand niya Beast. Model X3M Dual Sport. Tapos meron siya dito mga Beast. Manufacture date niya is 39th week of 2023. Tire rotation ito. So dahil sa front to, ayan. Paganto yung rotation. So make sure niya na tama yung kabit. Pagka pa front, pag ganun syempre. Pag ganun ang gulong. Yung sa kabilang side niya, same lang din ng specs na nakalagay. Ito naman yung rear tire natin, 130 by 70 by 13. So stock size siya,
front and rear. And meron din siyang max load 272 kilograms, 40 PSI cold, tubeless, tapos certified BPS, product quality license number Q4617, brand Beast, model X3M dual sport. Tire rotation dito, ito yung rear. Yan, pag ganun ang ikot. Yan, make sure na tama yung tire rotation. Same lang din yung nasa kabilang side, pero nandito yung manufactured date niya, which is 43rd week of 2023. So yung tread pattern niya maganda. Feeling ko makapit to. Texture pa lang eh. Yan. Tapos parang wala na siyang wax coating. Pero syempre, be-break-in pa rin natin. Una natin kabit yung front tire. Lagi natin yung dalawang spacer niya. Same lang yan ng size. Magkasukat lang. So kahit magkabaliktad, okay lang. Yung ehe, lagyan natin ng manipis lang na grasa. Hindi mag-stack up. Manipis lang. Yung axle nut, 19mm. Untight lang muna. Kontry natin sa kabila ng 14mm. Sigpitan natin ng 19. Tapos i-torque natin siya ng 59 Newton meters. 56 muna, tapos 59. And nakaset tayo ng 56 Newton meters. 19mm. Tapos kontra ng 14mm. 56 Newton meters. Sagad na natin ng 59. Okay na. Kabit naman natin tong caliper. Suot lang natin sa gitna ng disc. Caliper bolts. T40 na Torx na socket. Kabit natin na konti. Tapos 30 Newton meters of torque. 28 muna. T40 na Torx. 28. Sagad na natin ng 30 Newton meters. Tapos pigapigayin lang natin yung front brake para umagat yung pads. Kabit naman natin itong rear wheel. Ito maganda kung mababa, magpapalit kayo ng gulong. Nisa nyo na rin to kasi masyado madumi ito pagka ano, tagong-tago kasi. Itong radiator, medyo nirinisan ko na rin yung mga sulok-sulok. Igan din natin ng manipis na grasa itong drive shaft para iwas stack up. High temp pala itong nilagay kong grasa. Top 1 na high temp grease. Yung manipis lang. Kabit natin itong rear wheel. Sakto lang natin sa spline. Yan, okay na. Tapos kabit natin yung swing arm. Yung spacer niya, dalawa. Ito. Ito yung mauna. Yung malaki. Tapos pa ganyan yung pwesto niya. Yan. Tapos yung swing arm. Yung shock, isushoot lang natin dito. Para matulak natin yung swing arm. Yan. Tapos yung isang spacer, wala rin orientation kahit magkabaliktad. Dito. Tapos yung 24mm na axle nut. Yung dalawang bolts ng swing arm, same lang ng haba. Pwedeng magkabaliktad. Yung rear shock, ilain lang natin para sumok. Tapos yung shock bolt sa ilalim. Kita natin to, 14mm. Tapos ito, 12mm. Pitan natin ng konti itong axle nut. Itong swing arm bolts, ang torque nito, wala nakalagay sa shop manual. Pero kasing size lang kasi siya nitong muffler bolts eh. Ito, dito, para sa pipe. Tapos ito, mas maiksi. So, gagawin ko na lang dito is 45 Newton meters. Ito kasi is 49 Newton meters. Mas mahaba ito. 45 na lang ito. Yung sinakto ko na 45.
45. Nasiguro sagad ko na ng 49. Parang di pa siya ganong kahigpit eh. Konti lang naman. 49 newton meters. Rear shock bolt sa ilalim is 24 newton meters. Gamit tayo itong maliit. Meron akong adapter dito para magamitan ko ng 1/2 na socket. 1 port kasi ito. 12mm. Sinet ko muna siya ng 21. Tapos agad natin ng 24. Yan, 24 newton meters. Okay na. Kabit naman natin itong caliper. Unahin na natin itong mismong caliper. Shoot lang din natin ito. Gitna ng dalawang pads sa disc. Tapos caliper bolts. T40 din na Torx yung size niya. Pitin natin konti. Tapos 30 newton meters. Pero 28 muna. 28. Adjust natin ng 30. Itong dalawang maliit na 8mm dito yan. Sa bracket ng brake hose. Torque naman ito is 12 newton meters pero gagawin ko na lang siyang 9. Adapter. 9. Minsan kasi binabukas na ako ng torque kapag alam ko na manipis lang yung kabitan tapos aluminum. Yan, medyo brittle kasi yan. Baka masobrahan tayo. Baka mabiyak. Kabit naman natin yung itong tapalaw doon sa ilalim. Yan. Ito, shoot lang natin yan dito. May butas yan dito. May butas na rubber. Pasishoot lang natin. Mababa. Tapos ito, sakto natin dito. Yan. Tapos yung dalawang 10mm na bolt na may washer, itong dalawa. Kasi itong isa kasama sa bracket. Yan. Same lang yan ang haba. Kahit magkapalit. Ito naman, gawin na lang natin itong 11 newton meters. 10mm. 11. Sakto na natin 12, hindi naman siya kahigpitan. Yan, 12. Itong dalawa sarado na natin na 10. 10. Tapos yung dalawa na Allen bolts na to na 5mm dito, hand tight na lang natin siguro. Hand tight ko na lang to. Yeah. Okay na yan. Make sure na lang na nakalapat. Yeah. Okay na. Ito naman ang tatlong bolts ng radiator cover na 8mm. Hand tight na lang natin kasi plastic lang to eh. Delikadong i-torque yan. Baka masira. Ito lang gamitin ko. Mali. Up, yeah. Tagpitan natin yung rear natin, 24mm, 118 newton meters to. Pigapigayin ko muna yung preno hanggang kumapit. Piga, preno. Set tayo ng 100 newton meters. Try natin ng 118 kung kakayanin. Yan, 112 muna. Feeling ko baka hindi nakayanin. Yun, 112. Actually, medyo mahigpit na to. So, siguro, 115 na lang. Set ko na 115. Bigyan mo, pre, na? Yan, okay na. Yan, okay, nakabit ko yung pipe. Hindi ko pala napindot yung record button. So, singit ko na itong clip na to. Ito yung nagpalit ako dati ng rear wheel. Kabit naman natin itong pipe. Ito, huwag nyo kalimutan. Ito. Gasket ng pipe. Dapat lagi nakabit yan. Para hindi singaw. Maganda yung pagkakasil pag nilapat natin. Pinunod ko rin tong sensor ng auto sensor. Yan.
Pakita ko na lang mamaya ako sa nakakabit. Pero susuksok lang natin yan doon. Side stand, tapos taglid. Tutukod yan. Para mas madali natin makabit. Kabit ko muna itong dalawang nut. Hand tight lang. Tapos itong tatlong muffler bolts. Hand tight muna natin itong sa ilalim. 10mm to. Tapos 29 newton meters of torque. 10mm. Alternate lang natin. Marapan tayang higpit. Op. Op. 29 newton meters. Muffler bolts, higpitan natin ng konti. Muffler bolts, 49 newton meters, 14mm. Same nung sa swing arm, yun ang sinet natin. Op. Op. Op, yeah. Okay na. Kabit pa rin natin to, auto sensor, pakita ko sa inyo. Hindi ko lang kung makikita nyo to, pero suot natin muna dito sa kanyang bracket. Yan. Kita nyo ba? Tapos sa taas na meron suotan. Ito. Itong part na to na napipindot. Nakaganyan yung position niya. Suot natin dito. Yan, yan, yan. Suot nyo lang. Yan. Pag nag-click na, okay na. Start natin. Tingnan natin kung may check engine. Ano, okay na. Test ride na natin. Gala kami ngayon ni OBR. Papunta ng bandang Pangasinan na maano lang, mga Tarem lang. Mag-branch kami doon sa Agkapita. So, sakto din yung pupuntahan namin ni OBR ngayon is nasa 100 plus kilometers, nasa 107 yata, ganun. So, mabibreakin natin yung gulong. Although, wala masyadong twisties doon. So, maganda kasi magbreakin ng gulong kung merong mga twisties. Pero syempre, hindi mo dapat ihiga masyado. Kumbaga, conservative riding lang. Conservative na cornering. Favorite na namin daanan ito ni OBR. Wala kasing traffic dito. Tapos, ang lusot namin sa may Kamiling na. Dire-diretso lang kami dito. Pero una ko napansin dito, ramdam ko na makapit siya. Medyo malayo-layo na rin yung binabiyahe namin. Ramdam na ramdam ko eh, na kapit talaga. Kahit na may mareno ko ng medyo hard, makapit eh. Tapos parang ano siya, naging nimble. Parang dali niyang pitik-pitikin. Parang daling gumanon. Or siguro dahil yung lumang gulong natin is medyo upod na talaga. Kaya kumbaga yung contact patch niya, masyado na malapad. Ito kasi bago eh, medyo rounded na rounded pa talaga yon yung korte nitong bago natin. Kaya parang magaan siyang dalin, parang mas flickable siyang ganun. Tapos high speed naman, stable na stable din. Ayan, try natin dito. Ayan, maluwag naman eh. Oh. Ramdam mo na lapat sa kalsada. Ayan oh. Stable na stable. Op. Dito na tayo sa may bankingan dito. Ayan, makabanking tayo. Nabibreakin natin. Yung gilid. Ayan, maganda rito. Ito yung papunta ng San Jose. Yung sa may Arco. Maganda bumanking dito. Maluluwag yung kalsada. Ito yun. Four lanes. Tapos asfaltado. Ayan, pinavideo ako kay OBR sa Insta para makita yung motor. Pero konti lang din ang banking dito eh. At least mabibreakin natin ng konti, no? Wala rin pala yata masyadong banking. Wala, no? Tingnan natin doon. Baka meron pa doon. Ito pala yung lagi namin kinakainan ni Javier. Kaku Cafe. Masarap dyan. 3 PM ang open. 3 PM onwards. Hanap pa tayo ng banking dito. Puro maliliit lang yung banking eh. Halos wala eh. Yun, ito. Ito lang yata yung liko. Hindi, meron pa siguro doon bago dumating ng Argo. Yeah, conservative riding lang. 60 to 80. Okay na yun. Konti lang yung liko. Ano, kapraso lang. At least mabreak yun ang bagya.
Oh, nakaligo din ng medyo tight brake. Ito na yung Arco. Ayun, doon pala kami dito mag-feature daw si OBR sa Arco. So, maganda yung kapit niya sa cornering. Ramdam ko naman eh, kahit medyo may kabilisan ang konti, alam mo na kapit talaga siya, na hindi siya dudulas. Actually, yung Honda Click ko pala, naka ano rin yun, naka Beast tire na Beast Flash. Yun, okay din yun. Kaya ako rin naisipan na ito yung bilhin eh, nung nakita ko. Kasi nga, nagamit ko na kay Honda Click. Although iba yung model, ito kasi dual sport eh. Pero parang hindi rin nagkakalayo yung compound na ginamit eh. Pero malalaman ko pa yung sa longevity nito. Tsaka syempre yung performance niya kapag naulan. Eh ngayon, summer eh. Kaya medyo mahirap. Mag-aantay kami na naulan. So hindi ko pa siya mabibigyan ng review. O, siguro gagawin ko to ng long term review. Siguro after 10,000 kilometers ulit. No? Ilan na ba tinakbo na ADB? 21,640. So 31,640. Gagawin ko to ng review vlog na long term. Ganda talaga ng kapit. Ramdam na ramdam eh. Tsaka para nga siyang wala ng wax coating. Yan ang pansin ko ah. Hindi siya yung parang madulas na may na coating. Parang wala nang ganun. Sabi ni OBR, baka daw natunaw nung sa bahay. Mainit kasi sa bahay. Medyo matagal ko na kasi itong nabili. Matagal nang dineliver. Ngayon ko lang nakabit. Kasi medyo nabisi pa kami nung Holy Week eh. Tsaka wala magkakabit nun. Kasi Holy Week sarado yung mga pakabitan. So kahapon ko nga lang naipakabit tong gulong natin. After nung long ride namin ng Holy Week, nagano kami nun eh, Bataan Loop. Yan, yung gamit ko yung lumang gulong. Paramdam ko na medyo madulas na rin talaga yon. Hindi na siya ganun ka-stable. Pero okay pa naman siya. Pwede pa naman. Kaya lang ako kasi pag gano'n na upod na yung or umabot na dun sa wear indicator, pinapalitan ko na talaga for safety rin syempre. Tsaka lagi ko kasi over. Mas gusto ko yung sigurado kami na safe na okay na okay yung gulong. Tsaka yun nga, napako din yung gulong. Nakita niya naman eh. Ano, okay din yung absorption niya ng sa mga bumps sa kalsada, mga imperfections. Hindi gano'n ramdam. Ay, mga konting kurbada pa. Praso na lang, malapit na kami lumabas ng highway. Ito, tight curve. Oh, ramdam ko yung kapit niya pagka na may mareno. Mas mabilis siya makatigil. Oh, yung presyo pala nito, na nabili ko nga siya sa Shopee. 1840 or 1860 ba? Sa ganun yung presyo eh. Siya yung pinakamura ko na nakita. Tapos ang size lang niya yung pang ADV lang. Pero yung mga iba na around 2,000, 1,900, ganun, 2,100. Yun, yung mga maraming sizes ng X3M. Merong 14, 13, merong pang, hindi ko alam kung meron pang 17 eh, parang wala ata. Parang 13, 14 lang. Pero merong maliliit na sizes, pang halimbawa, pang Honda Beat, pang Honda Click, ganyan. Meron silang pang ganong size. Yung mga iba, kaso iba lang ang presyo. Tapos nung nagtanong ako dun sa mismong Beast Philippines sa Facebook, ang SRPS nasa 2,200 yata. Each yun ha. Ayan yung presyo na sinabi nila. Ayan ko kung bakit mura tong nabilang ko. But 1,800 lang. Pero ang pinili ko kasing variation yung hindi kasama, walang kasamang pito at sealant. Ayan, speaking of sealant, ang gagamitin ko pa rin syempre yung cycle seal. Nakita nyo naman yung effect niya. Hindi siya nakakasira ng paint ng mugs. Yung cycle seal. Yung sa harapan natin na 20,000 kilometers. Yung itinagal nung sealant na yun. Pero wala pang hindi mo lang nabakbak yung pintura. May natry kasi ako dati yung mga green na sealant kay Honda Beat. Ano, nagpalit na ako ng gulong. Parang ano na, bakbak yung pintura nung mag sa loob. Yung ganong sealant. Kaya hindi na ako mulit. Ang ginamit ko na lang yung cycle seal na yun nga. Okay yung ano niya. Hindi siya nakakasira talaga ng paint. Tapos hindi rin nagbabara yung pito. Nabili na lang ulit ako noon cycle seal na tire sealant. Tested na eh. Yung stock ko pala na gulong na ADV. Nung una ako nagpalit, 10,000 kilometers. Tapos likod lang yung pinalitan ko kasi makapal pa nga yung harapan. So ang pinalit ko noon is stock din. Nabili ko din sa Shopee na sa 2,000 pesos yata. Tapos ngayon na 20,000 na. Naupod na rin yung ulit yung likod. Tapos yung harap nga is hindi pa siya ganun kaupod pero alon-alon na itsura kaya pinalitan ko na rin niya. Yung pinalit ko ngayon is ito nga, itong X3M. So ang mangyayari ngayon yan after 10,000 kilometers, syempre titignan ko muna yung condition. Malamang ang unang maupod na naman dito is yung likuran na gulong. So kapag naupod na ulit yung likod na gulong,
yun lang muna papalitan ko. Tapos, kumbaga 2 is to 1 yung ratio ko ng pagpapalit ng gulong. Sa experience ko, ah, every 10,000. Depende naman kasi talaga yan sa load tsaka sa driving habit. So, recap na lang natin yung initial impression ko dito sa gulong natin, Beast X3M. Okay siya sa cornering, makapit siya. Tapos, pag pumipreno ka, hindi nag-skid, maganda yung kapit ng gulong, mas mabilis siya makatigil. Tapos mas naging nimble siya, or siguro nga dahil nga bago yung gulong, or luma na yung dati, kaya hindi na ganun ka-nimble. Tapos sa presyo niya, napakamura na nito. 1,800, yan yung pinakamura ko nabili. Mas mura pa sa stock eh, no? So, lagay ko yung link noon nung nabilhan ko nito para yun na lang din orderin nyo kung sakali na meron pang stock. Kasi nga, yan ang pinakamura. Pero kung wala naman, or iba yung need nyo na size ng ibang motor nyo, meron namang iba na kompleto pero mas mahal lang ng konti. Lalagay ko yung link sa comment section or sa description ng video. So, all in all, okay yung performance siya ngayon na nagamit namin yan. Almost 100 kilometers. Maganda talaga, parang ang ganya dalhin. Tsaka yung nga, tiwala na rin talaga ako dito kasi ano, yung gamit ko nga kay Click dati is yung Beast din, or hanggang ngayon gamit ko pa rin kay Click, okay pa yon. Parang 10,000 na rin yun, hindi pa yata naupod eh yung Beast Flash. Ganda yung performance din yun. Makapit yun, tested ko na yun sa ulan. Ayun, okay na okay nga tong Beast na tire brand, maganda siya kasi nga tested ko na kay Click yung isa Flash. So ito, tetestingin natin yung performance pa nito sa ulanan. Pero marami naman ang gumagamit nito na tested na rin nila, okay naman. Pero syempre iba talaga kapag first hand experience, kaya kailangan ko masubukan to talaga ng sa basa na kalsada or umulan. Lapit na kami, kaliwa na kami dito, parang bypass. Ito raw yung daan katutubo, sabi ng biyarasan. Ayun, the viral coffee shop dito siguro parking. Pwede raw ipasok yung motor hanggang dun. Yan, makapag-offroad yung Beast tire natin. Offroad? Alam mo masyadong lubak. May video daw si OBR din. May humps. Oop, yeah. Ayaw nga, no? May daanan talaga dito ng ano, sasakyan, kotse. Mabit yung skid plate. Ito.